Inaimbestigahan na ng mga senador ang nangyaring umano'y leakage ng impormasyon na napag-usapan sa executive session. Yan ang ulat ni Daniel Madalastas. Unang salang pa lang sa debate sa plenaryo ng panukalang 2024 National Budget, tinarget agad ng minorya sa Senado ang issue sa confidential at intelligence funds. Pero paliwanag ng budget sponsor, perhaps there may be an exception to the exception or an exception to your proposal. Just in case that there are emergencies, because I think there have been occasions in the past where they found the need to supplement the security agencies, not just the civilian agencies, Your Honor. And this representation would have no quarrel with that, Mr. Chair. Salamat sa paalala, but definitely yung iniisip kong i-propose na amendment at the proper time will not pertain to security agencies that have clear national defense and public safety mandates and expertise. Naging tensyonado naman kagabi matapos ibunyag ni Senator Jinggoy Estrada na umano'y may nag-leak sa napag-usapan sa executive session nitong Lunes. Sabi ni Estrada, lumabas sa isang news article na may 8 na senador na gustong ibalik ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pinabulaan na ni Estrada na nagkaroon na ng botohan ang mga senador hinggil sa confidential funds. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Tumayo po ako rito dahil masamang-masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way. Nirekomenda ni Estrada na ipatawag ang media outlet na nagbalita ng impormasyon para ipatanong kung sino sa kanila ang lumabag sa rules. At kung ipapatawag daw ang media personnel at hindi magsabi ng totoo, ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. People, Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala sinado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila-sila lang nag-uusap, magli-leak pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong akong dismayado. Pinabulaanan din ni Senator Aimee Marcos na may pasya na ang Senado hinggil sa confidential funds ng OVP at DepEd. Sa palagay ko, nagkagulo kahapon dahil sa executive session na biglang nag-leak, na mali-mali naman ang leak, at maraming nagagalit bakit andun yung pangalan nila. Ako naman nayayamot kasi hindi kasali yung pangalan ko. Kaya kanya-kanyang eksena dyan sa leak na mali-mali. At sa palagay ko hindi pa napapag-usapan, hindi pa napapagkasunduan ng Senado. Abangan natin. Daniel Manalastas para sa Bayan.